And in your potential future, mga kapsi, just have fun, no? Have fun, wag masyadong seryoso. You'll get by, no? You'll get by, you'll live by. Wag masyadong tawag dito, seryosahin yung buhay and spend yung quality time. Spend yung time dun sa mga quality na tao. Sa buhay nyo, wag dun sa mga fake friends, mga kapiksi, okay? Malalaman at malalaman nyo naman yan kung sino yung mga totoong tao and yung mga peking tao sa buhay nyo. So, spend quality time or time with quality people in your life. It's the quality, not the quantity that counts, mga kapiksi, alright? Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is story mo ba to? Ito isang timeless reading para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo. What you need to focus on, mga kapiksi, your past, present, future, mga suggested approach, and yung potential future ng inyong sitwasyon, mga kapiksi. So, shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Aries. So, Aries, kayo ay na-represent ng Queen of Wands sa ating spread, mga kapiksi. Ito'y combination, guys, ng positive and negative energy. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Pag naka-resonate kayo, mga kapiksi, comment down below. Alright? So, where you are right now, mga kapiksi, this is an earth sign energy. For some of you may be dealing with an earth sign. Or for some of you, maaaring meron kayong earth element sa inyong natal chart. For some of you, mga kapiksi, ang nakikita natin dito, isang fino-focus nyo right now is yung kaperahan nyo. And yung iba sa inyo, parang you are thinking of ways para maging stable yung inyong kaperahan, umundal yung inyong kaperahan. Pag sinabing kaperahan, mga kapiksi, trabaho, negosyo, investment, whatever, as long as may kinalaman sa mga material na bagay or kaperahan, status ng inyong kabuhayan. So, yun yung finofocus ng inyong attention right now, mga kapiksi. Yung mga challenges nyo, guys, no, for some of you, maaring na-scam kayo in the past, and for some of you, maaring ma-scam kayo, and for some of you, maaring you are experiencing yung hinagpes ng pagkaka-scam sa inyo, mga kapiksi. Alright? So, maaring, until now, meron pa rin mga kapiksi na na-scam. So, and grabe na rin kasi yung mga scammers sa mundo, guys, no? Sobrang updated na sila, gumagamit sila ng mga makabagong technologies, no? So, mag-ingat na lang kayo. For some of you guys, I'm also sensing na yung iba sa inyo, maaring if you are working, let's say for example, nagtatrabaho kayo, parang nakaka-experience din kayo ng pang-backstab ng mga kasamahan nyo sa trabaho, okay? So, parang, pag sinabing backstab, parang hindi maganda yung pakikitungo nila sa iyo or parang sinasaksak kayo patalikod. Comment down below guys if naka-experience kayo niyan. What to focus on, mga kapiksi? You should focus on yourself and loving yourself more, mga kapiksi. And especially itong sa workplace nyo, no, kung talagang nakaka-experience kayo ng pambabackstab ng ibang tao, don't take it personally, mga kapiksi. It's not about you. Sila may problema doon, hindi ikaw. And you just have to focus on yourself and love yourself more, mga kapiksi. And kumbaga parang i-better mo pa yung sarili mo para mas lalo silang mag-ngit-ngit sa mag-ngit-ngit sa inggit. Okay? Alright. In your recent past, mga kapiksi, there are people, no, na talagang very loyal sa inyo. Pero itong person na to, guys, pwedeng ano mo din ito, sa relationship din ito, mga kapiksi. Pwedeng romantic relationship din na nag-betray sa iyo, mga kapiksi. Pero once in a, or maaring kaibigan mo rin. Pwedeng close friend mo rin, mga kapiksi, na once upon a time talagang naging close kayo nitong person na to. And sabi nga nila, diba, keep your friends close, your enemies closer. Baka hindi mo alam yung best friend mo na yon or yung kaibigan na yon, dahil alam nila yung nangyayari sa'yo, yung bawat kwento ng buhay mo. Nagagamit nila yung pang-backstab sa'yo, diba? They're using it against you, mga kapiksi. Okay?
Your greatest strength, mga kapiksino, talag, yung iba sa inyo, parang despite na may mga ganitong klase na nangyayari sa inyo, you're still focusing on leveling up yourself. And alam nyo, no, na kapag kasi yung ibang tao, binabackstab kayo kasi gusto nila kayong hilahin pababa. And bakit ba kayo hinihila pababa, mga kapiksi? Kasi nasa taas kayo. Okay? And nasa taas kayo, and yung ibang tao, baka naiingit sila sa inyo, naiingit sila sa mga achievements nyo, ganyan. That's why they try to bring you down and gawa na ng hindi maganda para maging, para they feel better. Pero habang ginagawa nila yun sa inyo, lalo pa kayong nagsisikap na mas maging better pa para nga mas lalo pa sila mas lalo pa silang maingit, okay? Pero sinasabihan lang natin ng joke, mga kapiksi, para hindi masyadong seryoso. But that's your greatest strength, mga kapiksi, parang wala kayong pake kahit anong tingin nila sa inyo. Basta kayo nagfo-focus kayo sa sarili nyo, mga kapiksi. And in the near future, guys, makakamit nyo rin yung hustisya na para sa inyo. Okay? So, mawawala din kayo sa victim mode. Lalo na kung hindi nyo naman pinagbubuhusan ng attention itong mga tao na to sa inyong paligid. You will, justice will be served to you, mga kapiksi. And, kumbaga parang tatantanan din kayo nitong mga nanlalamang na to. And they will also get, the judgment that they deserve, no, yung mga karma nila sa buhay. So kaya nga sabi ko sa inyo, wag niyo na silang patulan kasi mga karma at mga karma naman sila, mga kapiksi. And yung suggested approach para sa inyo pa rin, guys, is to keep on loving yourself, mga kapiksi. Keep on focusing yourself, keep on bettering yourself, mga kapiksi. Dead ma lang sa kanila. And yung iba sa inyo, parang makikita nyo rin dito sa mga scenario na ito, makikita nyo talaga yung mga totoong intentions ng mga tao sa paligid nyo, yung mga totoong tao na nandyan talaga para sa inyo, mga kapiksi. Okay? And what you need to know, you are more and more being accountable and responsible sa buhay nyo. Talagang mas nag-gain kayo ng tawag dito, maturity. Yan talaga, natututo kayo ng leksyon, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, parang feeling ko hindi naman sa hindi na kayo nagtitiwala sa ibang tao, pero nagiging maingat na kayo sa mga taong kinakausap nyo, sinasamahan nyo, because ayaw nyo na mabackstab or ayaw nyo na magkaroon ng issue in the future. Your hopes and fears, mga kapiksi, eto kasama to sa mga naturalmente na mangyari, no, yung pagiging cold sa isa't isa. Ganun naman talaga, syempre hindi naman maiwasan yun na kapag kami ginawang hindi maganda sa iyo, talagang manlalamig at manlalamig yung inyong relasyon, yung inyong pagsasama nitong mga tao na to, especially if ginawan kayo ng hindi maganda. And even if we forgive them, mga kapiksi, kahit nasabihin natin pinatawa natin sila, hindi talaga maiiwasan sa inyo or sa atin na talagang okay, sige, papatawarin ko siya, pero hindi ko na siya bibigyan ng space sa buhay nyo. And that's because you protecting yourself, and normal yan, and it's understandable, mga kapiksi. There are some relationships talaga na hindi masisave kahit nasabihin natin patawarin natin sila. Yes, we forgive them, pero we cannot accept them in our lives anymore. Okay? And hindi nyo yun kawalan nila yun, mga kapiksi. And in your potential future, mga kapiksi, just have fun, no? Have fun, wag masyadong seryoso. You'll get by, no? You'll get by, you'll live by. Wag masyadong tawag dito, seryosahin yung buhay, and spend yung quality time. Spend yung time dun sa mga quality na tao sa buhay nyo. Wag dun sa mga fake friends, mga kapiksi. Okay? Malalaman nyo naman yan kung sino yung mga totoong tao and yung mga peking tao sa buhay nyo. So, spend quality time or time with quality people in your life. It's the quality, not the quantity that counts, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, Aries, if naka-resonate kayo dyan sa message na yan.
tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo, guys, gamit itong deck na to. Habang sinashuffle natin to, naka-flash sa screen nyo yung mga updated offers sa ating channel, guys. So, una meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course. It's a paid course. Para sa mga kapiksin natin na gustong lumaman, umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful, maswerte sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, kaperahan in general, mga kapiksin, kung gusto nyong umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, para sa inyo ang course na yan. Lalo na sa mga kapiksin natin na trabaho ng trabaho, negosyo ng negosyo, pero walang makitang pag-undad at pag-asenso, hirap na hirap pa rin, para sa inyo talaga yung course na yan. And mayroon tayong one free pampaswerte subliminals, guys, sa lahat ng gustong mag-avail ng course until August 31, guys. So mag-avail na kayo, sayang yung promo, mga kapiksin. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng coaching session with me, mga kapiksi. So for prices and discounts, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinipixitaro@gmail.com. So ito yung mga additional na message para sa inyo, guys. So yung eruption, mga kapiksi, ito yung similar dun sa pagputok ng vulkan, no? And yung iba sa inyo... yun yung parang gusto ko sabihin sa inyo na huwag nyong kimkimin yung galit sa loob nyo, mga kapiksi, kasi baka maging parang vulkan kayo, no, kapag ka sobrang galit na galit tsaka sumabog, mga kapiksi. So it's better to walk away from these people na nang babackstab sa inyo, na talagang alam nyo yun, toxic, walang magawang matino sa buhay nila. Huwag nyo silang pagbusan ng panahon, kasi baka dumating yung time na sumabog kayo na parang vulkan. And sometimes kapag sobrang galit, di ba, may mga salitang nasasabi na hindi maganda, and sometimes nakakagawa pa ng mga bagay na hindi maganda. So iwasan natin yan, mga kapiksi. Try to avoid them na lang, or patawarin, ganyan, tapos move on ng kalimutan, para wag nang makimkim sa loob yung mga sama ng loob, mga kapiksi. Mahanap nyo rin yung mga taong para sa'yo, yung mga taong totoong sumusuporta sa inyo, mga kapiksi. Sorry dun sa boses ko sumasabit. Yung mga taong sumusuporta sa inyo, mga kapiksi, may kilala nyo rin sila, makakasama nyo rin sila. Kumbaga parang i-filter nyo yung mga totoong tao, para talagang hindi nyo na ma-experience yung mga pang-backstab sa buhay nyo, mga kapiksi. And huwag nyong i-take for granted yung mga totoong tao. Tapos yung mga fake friends, i-delete nyo na. I-delete nyo na sa vocabulary nyo, mga kapiksi. Alright? Okay. So, yan ang mga messages para sa inyo. Aries, comment down below, guys, if naka-resonate kayo sa mga messages. Huwag nyo kalimutan mag-like and comment sa ating video for energy exchange. Ito yung ating another timeless reading, madibdibang silib sa kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, guys, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.